Good day mga kalapatids. So ang topic natin ngayon ay sa mga overplay na ibon na hindi na bumalik sa atin o maaaring nahuli ng kapwa nating pansier na nag-aalaga na kaklab natin. So ganito pala proseso. Halimbawa, nag-overplay yung ibon natin, then nahuli ng isang pansier na kalugar natin basta naglalaro sa same club. Ganito pala proseso. Pag inilaro niya yung ibon at ngayon nanalo halimbawa sa lap winner or super set, basta meron siyang pinarting pera, malaki man yan o maliit. So ang proseso pala niya mga kalapatids is kung matetrace mo yung ibon na sayo talaga, pwede mo pala siyang ireklamo sa club. So pwede mo siyang ipa-disqualify. So ibig sabihin, halimbawa first overall champion yung ibon na nag-overplay sa'yo, so pwede mo siyang ipa-DQ. So yung first overall na yon is mapupunta sa second yung kasunod. So magiging first overall yung kasunod niya. So second siya, magiging first siya. So ma-disqualify siya mga kalapatids. Ganun pala ang proseso. So hindi siya pwedeng iban kasi hindi naman niya ninakaw yung ibon. So kusang pumasok sa loob niya, kaya hindi siya pwedeng iban sa club. Ang magiging desisyon lang pala doon ng club is disqualify, DQ mga kalapatids. And then pwede mo pala siya mga kalapatids i-blackmail na kakausapin mo siya, i-chat mo siya na aking ibon yan, ito ipatunay na meron kang proof talaga na sa yung ibon yun. Kaya napakahalaga din mga kalapatids ng ano, meron tayong recording sa ring band ng ating ibon. Yun nga, halimbawa, meron mga bumalik sa ating ibon, napamigay man natin yan, gift bird or naibenta, napakadali nating i-trace yung ring band. Siyempre, yung pangalan ng ring and then yung number, napakahalaga. Kaya every time na merong babalik sa ating ibon o mahuhuli natin, napakadali nating i-trace. At malalaman pa natin doon kung ano yung mga magulang nila. Siyempre, ililista natin doon yung magulang. So, napakadali nating matuntun. Sa ganung pamamaraan mga kalapatids, matutukoy natin agad. So, ayun, pwede mo siya i-blackmail na kung hindi tayo maghahati sa premium na yan, papa-DQ kita. So, pwede pala yung ganun mga kalapatids. Kasi nabasa ko, presidente na ng club yung nagsabi. Pwede mo siyang i-blackmail na ganun. So, pwede kayong maghati sa premyo based sa pag-uusap nyo. So, kung hindi siya papayag na hati kayo sa premyo, so, ipa-DQ mo na lang para parehas kayong walang makukuha. Pero mas maganda, kung ako'y nakahuli, ano na lang kami, hati na lang. Kasi hindi naman niya yung ibon, hindi mo yung ibon. So, pagod mo lang, tsaka pagpapakain, tsaka training, and then yung entry fee, yung nagastos mo doon. Pero ang pinaka mas maganda dyan mga kalapatids, ang gawin mo na lang is pag may nabibihag kayo o napapalop visit, napapapasok sa inyong mga lop, ang gawin na lang natin is iyano na lang natin, pakawalan. So yun yung topic natin mga kalapatids. Ganun pala yung proseso pag inilipad mo yung ibon na hindi sa'yo. Kasi sa bawat bili mo kasi ng ring band, yung singsing ng kalapate, automatic yan pag bumili ka sa club, inililista yung mga ring number niyan. At saka yung bumili, halimbawa ako bumili, ililista yung pangalan ko. So sa akin nakarehistro yung ring number, kaya matitrace. O mas maganda, isoli natin yung mga lock visit natin sa club para yung club is sila na bahalang magsole sa may-ari. So napakahirap pa rin nung proseso na yun dahil busy rin yung club, kaya hindi nila mahaharap. So yun, yun lang. Sana is naintindihan nyo yung ano natin, topic natin ngayon about sa mga nahuhuli nating ibon, lalo na is naka-club ring, lalo na is naka-record sa mga pansier yung ring band na yan. Talaga matitrace, lalo na kung ka-club nyo. So yun mga kalapatids, yun ang topic natin ngayong araw na to about sa mga ibon na pumapasok sa ating lot. Ano naman kung naubusan ka ng ring band na binili mo sa club,
tapos nangailangan ka ng ilang piraso. So katulad ko, yung mga ring band ko is na isuksok ko na lahat. So meron pa ako mga papisa, kailangan ko pang mag suksok ng ring band. So naghanap ako sa mga group chats ng aming mga club. So nagtanong ako kung meron pa silang extrang ring band. So may nag-PM sa atin. Ayan, nakakuha nga tayo mga kalapatids ng dalawa pa. Ayan. So ang proseso naman dito is legal to mga kalapatids, dahil kusa to o nakausap mo yung may-ari ng ring band na to. Kaya very legal na legal to mga kalapatids. And then, mas maganda, meron kang proof na video katulad ng ginawa ko nung nakaraan. May video tayo na talagang binili natin to sa kanya, or may conversation kayo na bumili ka sa kanya. So i-save nyo yun mga kalapatids para pagdating ng panahon, meron kayong may papakitang ebidensya. Kaya dito sa pagkakalapati talaga isa napakahalaga ng meron kang sinesave na video, meron kang nakasave na mga ring number, nakasave na bloodline, nakasave na mga kung ano-ano na kailangan sa kalapate o sistema. Basta laging nakasave, nakasulat, nakanote sa cellphone. Napakahalaga ng mga kalapate para makabalik tayo, mababalikan natin kung ano man yung nais nating tingnan yung nakaraan. So katulad ko, vlogger tayo, nag-upload tayo lagi ng video every season. So hindi lahat na i-video natin, meron pa rin tayong hindi na isasama sa video. So katulad ko, mga nakasave sa YouTube na i-upload ko. Katulad nung mga nakaraang taon nun, may mga bumabalik sa ating ibo. So natetrace ko agad, binabalikan ko lang yung video. So siyempre, pagka nag-breed tayo, pag kumuha tayo ng singsing, tandang-tanda natin yung ring band. Hindi natin makakalimutan kung anong season ba ito ng South Race. So katulad ngayon, itong JPRC is blue. Tapos 2024 to. 3 million guaranteed. Nakatatak na sa isip natin yun. Hindi man natin kabisado yung ring band, pero yung kulay ng ring, alam natin. Tsaka yung inner ring. So mabilis nating matatandaan. Oh, makita mo lang yung ibon. Magkaka-idea na tayo pagka meron bumalik sa atin. Oh, ito, ano to? South Race to nung nilaro ko. And then, syempre, titignan natin ulit yung logbook natin. Matitrace natin kung anong ibon yun. So, tulad ng ulit-ulit yung sinasabi. Recording. Napakaganda, mga kalapatids. Recording. And then, sure ko rin, mga kalapatids, ano? Hindi porkit nag-stack ka ng ibon, meron kasi matataas na ang standard ng ating mga kalapatis, katulad ng mga big fancier na talagang nananalo na noon pa. Talagang nagsimula sila nung mahabang panahon na is hanggang ngayon yung nananalo. So mataas na standard nila. Hindi sila basta-basta nag-i-stack ng mga ibon na hindi nanalo, hindi na ilipad. So based sa experience ko mga kalapatids, binred ko yung finisher ko ng Katbalogan Samar. Pinaris ko rin doon sa champion lines, talagang inbreed siya. Tapos talagang yung lahi niya isa nananalo, car winner, and max winner, marami hinakot na pera. So pinag-pair ko yon. Yung inanak nun, hindi ko nilipad, in-stack ko. Yung in-stack ko na yon, nabili nga ni Sir Dato. Stack lang yun ha. Stack lang yon. So nung nabili niya yon, pinag-pair nga niya kay Salpo. So unang anak, unang lipad niya, unang sali sa karera, nag-champion, first overall agad, 3 times lap winner. So hindi porkit yung ibon is in-stack mo, kasi may mga ganung buyer na tatanungin, yung bang ibon na yan sir, isa, nilipad mo ba yan, nanalo yan? Iba't ibang klase ng buyer mga kalapatids, ganun kasi. So sinasabi ko lang dito is hindi porkit in-stack mo yung ibon, wala na yung kwenta o kasi wala siyang lipad . Hindi nga siya nakatapos ng karera o training. Basta totally stuck lang siya mga kalapatids. Walang kaso yun. Basta ang pinagmula niya is mga finisher o champion lines. May paghuhugutan tayo. Pero syempre sino ba naman yung ayaw na pan series, mag-i-stuck siya na finisher yung ibon. Kasi sa kung ako tatanungin nyo mga kalapatids, kung mag-i-stuck ako ng ibon o gagawin kong breeder, yung nakapagpa-finisher, yung nakatapos siya ng karera, or meron siya nakuha na halimbawa is 5 points siya,
then hindi siya pinalad sa last lap. So napakagad ang breeder na yun, basta nakauwi siya. Good breeder na yun, mga kalapatids. Pero syempre, susubukan pa rin natin kung saang pairing magkiklik yung ibon na yun. Talagang napakahiwaga ng pagkakalapate. Napakalalim, then lagi tayong nag-aaral dito. Talagang tutok, tsaka yung oras mo talaga is nakalaan dito. Kasi pag di mo naman bibigyan ng oras to, walang magiging resulta, mga kalapatids. Hanggang dun ka na lang. Kasama dyan yung sipag, tiyaga. Magkakaduktong yan, mga kalapatids. Magkakakunik yan. Para dun sa hinahangad natin na trophy, tagumpay. So, sabi ko nga sa mga kalapatids na nag-PPM sa akin, huwag mainip. Tutukan yung ibon. Talagang ibigay yung best, yung anong kailangan ng ibon. Ibigay lang. Darating at darating ang panahon ni talagang makukuha natin. Hindi man sa ngayon, makukuha natin, mga kalapatid. So ako, nag-enjoy lang din ako nung una. And then, ayun, hanggang sa minakilala tayong mentor, si Sniper nga from US. So naturuan tayo ng sistema. So nag-click naman sa atin. Hindi lang sa akin, ipamahagi pa natin sa iba natin, mga kalapatid. Patunay naman na talagang nasubukan nila yung sistema. So napakasaya. Naalala ko pa nga yung sabi ng aking mentor, pag merong isang fancier na baguhan, newbie, humihingi sa'yo ng sistema, turuan mo, basta willing siya. Mas maganda kung ang tuturuan mo is yung nakatutok. Madali daw kasi tuturuan yun kasi nakatutok lang sa kalapate. Kumpara dun sa talagang busy, mahirap turuan kasi yun. Siyempre, meron siyang inuuna. Siyempre, trabaho ang uunahin natin. Diba, mga kalapatid? So, ayun lang, mga kalapatid, yung topic natin for today's video. So, sana is yung mga newbie dyan na katulad ko, merong natutuhan sa topic natin ngayon. Maraming maraming salamat, mga kalapatid. Please like, share, comment, and subscribe.